May mga kilala po ba kayo o malapit sa inyo na mahilig magsugal at hindi na ito nakokontrol? Naku, kung oo at gusto nyo silang tulungan at maunawaan, panoorin po natin ito. Sa panahon ngayon ay napakahirap ng buhay at marami sa atin ang mahilig sa easy money. Ito ang dahilan kung bakit ang iba sa atin ay nahuhumaling sa pagsusugal at kadalasan ay nalululong na dito. Ang pagkalulong sa pagsusugal ay may malaking epekto sa buhay ng isang tao at maaaring maging ugat ng iba pang bisyo. Kaya naman mahalaga na mulat tayo sa mga paraan kung paano ito mahinto at maiwasan. Alamin natin kung ano nga ba ang solusyon sa ganitong klase ng addiction. Dito lang sa Semidoc. Para mas alamin pa ang kondisyon ito, makasama natin ngayon muli si Dr. Joan May Perez Rufarial para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dito. Welcome pa po dito sa Rise and Shine, Doc. Yes, hello. Good morning, Sir Ryan, Ma'am Dayan, at nice to be back. Good morning sa lahat ng mga ka-RSP. Good morning, Doktora. Mm-hmm. Ano po ba ang say ni Doc tungkol sa gambling addiction? At paano ba ito nagsisimula? Kasi alam natin, karaniwang problema ito. Once ma-start mo kasi yan, dire-diretso na yan. At mahirap tigilan. Correct. Mm-mm. Correct. Kaya very relevant itong topic today. Ang gambling addiction, or kami ang tawag namin dito medically, is gambling disorder. Isa po itong pattern of behavior. Na pattern siya paulit-ulit, kasi pattern na siya. At ito ay pattern of pagsusugal. No? Paulit-ulit na pagsusugal to the point na nakaka-apekto na siya sa functionality, sa mga gampanin ng isang individual. Mm-mm. Pero paano natin, Doc, masasabi na addicted na yung isang tao sa pagsusugal? Yes, may mga signs and symptoms ito. So number one doon, mapapansin natin na yung control, no? Nawawala na sila ng control, be it sa kanilang number one, finances. Sometimes umaabot sa point na naglo-loan, na nagkakabaon-baon sa utang, na ma-max out halimbawa yung kanilang savings, nawawala na ang kanilang mga ipon or mga gamit because of para ma-fund, no? Yung kanilang pagsusugal. Another naman is time spent nila. Para bang nawawala na sila ng oras sa kanilang family, loved ones, kasi parang may lying also, no? Kasabay doon. Yung nagsisinungaling na sila kung bakit sila late nakaka-uwi. So, parang may secrecy. Para may pagka-secret, no? Yung kanilang mga activity. At sometimes also, hindi na sila nakokontento sa kanilang amount na binibet. Hindi nila na-reach, no, yung kanilang satisfaction kung gusto nila higher yung amounts, lalo na kung may opportunity or may mga instances na nawalan sila ng money kung natatalo kasi they want to chase the losses. Yun yung tinatawag natin na parang gusto nilang bawiin. Ayun. Kung kaya't paulit-ulit sila. Yung question pala kayo na Ma'am Dayan, no, na saan ba ito nagsisimula? Kasi very important also na maintindihan natin yon. Marami kasing factors kung bakit sila napunta na sa state of addiction or disorder na siya. Number one doon is maaring easy money, no? Yung parang beginner's luck na first time mo tapos biglang nanalo ka. So parang meron yung burst of dopamine sa brain natin na para bang excitement. Mm. So, may reward, we feel the pleasure, tapos uulit-ulitin natin yun because of that reward na nafe-feel natin. Another is yung ang iba kasi form of escape nila. Kung meron silang mga pinagdadaanan, be it depression, anxiety, doon sila napupunta sa gambling as a form of escape sa kanilang emotions. Pero unhealthy siya na coping skill. Another also is yung the genetics. Meron also siyang genetic factor. Alright, so more than the money loss, we're gonna talk more about yung character ng isang tao. May mga negative effects po ba ito when it comes to their psychological, mental health? Yes. Ano-ano ba yung mga factors na yun, Doktora, na pwede maging epekto sa isang tao? Yes, oo, marami siyang impact. In fact, no, ang effect niya, it can span from functional impairment, meaning naapektuhan ang kanilang role. Kung halimbawa, may mga teens, no, may mga younger kids also na addicted to gambling, be it online or sa mga casinos also. So, apektado ang kanilang functionality sa school. Pag minsan, instead of iipunin nila ang kanilang baon from school, no, to buy school needs, pagkain nila, snacks, napupunta na doon sa kanilang gambling. Ang iba naman is naapektuhan na yung relationships. Nagkakaroon ng breakups, breakdown ng family. Kasi again, naapektuhan na eh, no? Yung financial state ng family, pati relationship kasi may pagsisinungaling na, lying. At ang iba naman is umaabot sa point na talagang napapabayaan na ang kanilang self-care. Instead of matulog, may mga instances hindi sila natutulog kasi they spend all of the time
doon na, no, sa pagsusugal. Meaning, it takes control. Ito na ang nagiging sentro ng kanilang behavior, ng kanilang thoughts. Parang to the point na nagiging obsession na siya. Yes. Mm-hmm. Preoccupied na sila. Kahit sa mga free time na wala silang ginagawa, ang thoughts nila, lagi nag-iisip, ano kaya ang numbers na ibibet ko next time para mas mataas ang chance? Ano kaya? Saan kaya ako maglalaro? So, naghahanap sila ng mga ganon. So, nagtitake control na sa kanilang pagkatao. Mm-hmm. Parang nakasentro na doon sa yes. sugal yung nasa isip nila. Pero, Doc, mm-hmm. may mga nakikita din ako na parang, kunwari, yung isang tao nalulung na sa sugal, yung asawa yes. niya, pag-uwi sa bahay, sinasaktan yung mga yung asawa, yung yes. anak. Paano po ba yung best approach para sa isang tao na nalulung na sa sugal? Yes, oh, kasi pag minsan umaabot talaga sa ganun, mm-hmm. kaya nagli-lead siya to breakups, breakdown ng marriage kasi hindi na nila napag-uusapan eh. No? So start talaga tayo with that. Communication is very important. Pag-usapan. Kailangan pag-usapan natin at tingnan saan nang gagaling. Ano ang root cause ng gambling, ng pagsusugal? Kasi makikita natin doon, iti-tease out natin na baka pala ang root cause nito is meron depression or merong any form of mental health concern or stress or na hindi kaagad naagapan or hindi healthy ang way of coping with the stress. Kaya doon sila napupunta sa gambling. Kaya hanapin natin ang root cause. At yung family ngayon, kasi nga na-mention natin na yung gambler, yung nalulun na, sa gambling, wala silang control, nawawala na sila ng control. Ang family ngayon ang magsisilbi na control. Sila yung maglalagay ng stops doon sa behavior na yon. Sila ang magbe-break ng pattern na yon. So for example, ang family very crucial. Pwede nilang i-review yung kanilang money, finances, kung kailangan sila ang hawak ng pera. Sila ang hawak ng credit card, sila ang magmo-monitor kung saan ba pumupunta, no? Yung kanilang family member na nalululong na sa gambling. Pero okay. Hindi ba yun, ano, mahirap, Doc, para sa pamilya? Kasi yun nga, yung na-mention ko kanina, minsan nananakit na, pati yung mga anak nasasaktan na, yung asawa nasasaktan na din, physically. Correct. Yes. Hindi ba yun mahirap para sa kanila, Doc? Kaya challenging din. In fact, hindi lang yung affected ng gambling addiction or gambling disorder ang affected, pati family. Umaabot sa ganun na physical, emotional abuse, marital conflict. Kung kaya, kailangan also, hanap sila ng someone na makakatulong din sa kanila, na outside of the family. So sometimes, meron silang pwedeng puntahan sa barangay. Pwede nilang mag-ask sila ng help from the community. Pwede silang dumulog sa help from the relatives, yung mga in-laws, mga ganon. So kailangan i-strengthen natin yung support system available doon sa family and doon mismo sa naging ano, no? So dumadaan sa ganitong problem. Okay, Doctor. So you've mentioned about keeping an open communication within the family, rooting out ano ba yung naging cause, ano ba yung source. But we also want to know on how you will be able to resolve this problem. Are there any treatments, therapy, or may mga mabibigay ba tayong gamot? May mga ganito na bang mga scenes kapag nalulung ka na sa gambling? Yes, maraming treatment options at number one doon, it starts really with the acknowledgement na merong problem and kailangan i-name natin. I-name natin yung problem na yon para ma-address natin siya. With that acknowledgement ngayon, comes the action part. So may mga treatment and strategies na available. Sa clinics, they come to us kasi umabot na sila sa point na sobrang parang breaking point na, no? Sa sobrang dami ng loans, utang because of the gambling at nalulungkot na sila at nag-iisip na ng mga negative. So hinahanapan namin ng medications. So, doktora, sa naging patients nyo, okay naman yung mga naging results? Doing good na sila ngayon? Of course. That's nice. Of course, kasi alam mo, nakakabahala ngayon, doktora, dahil Ryan out to mention, there are so many online casinos na rin ngayon na very accessible. Alam mo yung maliit na amount lang you can start up with, makakapaglaro ka na, and syempre, eventually, magtutuloy-tuloy. Correct. Baka ma-addict sila doon. Marami. Mataas ang recovery rates, especially kung may tulong with the medications, kung kinakailangan, i-address ang root causes, and family support. Meron also mga group support na yung they come together, tapos sila din, nag-share sila ng kanilang experiences at kung anong mga coping strategies and healthy ways of handling itong mga problems na ito. They share, they come together, at nakakatulong yun. Siguro, Dr. Ryan, you can also enjoy kasi huwag naman natin tanggalin ng sobra-sobra. Yes. Siguro you can enjoy but you should know your limitations. Correct. Napaka-importante. Diba? Kaya dapat responsible tayo. Correct. And ang isa din palang ipo-point out natin is meron mga certain personality types na mas ano sila,
mas tinatawag natin na addictive personality, kaya dapat aware din tayo kung tayo ba ay risk takers. Pag alam na natin, huwag nang usually sila yon. Pero ang hirap eh. Sorry, pag nasimulan mo na, ang hirap tigilan. Ang nakakatulong doon, Sir Ryan, kung tatanggalin natin yung gambling, yung pagsusugal, palitan natin siya ng something na activity na nagbo-boost pa rin ng happy hormones, nagbo-boost pa rin ng dopamine, adrenaline rush na nakakapagpasaya pa rin. Alright. Kasi alright, kailangan ano siya, may ipapalit tayo na healthier behavior. So, ang dami nating natutunan. Maraming salamat po, Doktora, sa pagbabahagi ng impormasyon sa amin ngayong umaga. Muli nakasama po natin Doktora Joan May Perez Rifarialis and Psychiatrist. Thank you so much for joining us this morning. Thank you very much.